You are watching Christ's Commission Fellowship, changing lives for eternity. Praise God. Happy Mother's Day po para sa ating lahat. At gusto ko lamang pong pasalamatan kayong lahat. Sino ba mga nanay ho dito? Praise. Pwede po ba kayong tumayo? Pwede kayong tumayo. Praise the Lord. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoong Diyos dahil binigyan kami ng mga nanay na tulad ninyo. Alam niyo bakit? Sabi nga ho, ito, paborito ko po ito nung yung naging Christian po ako at nabasa ko ito, lagi yung pinasasalamatan ng nanay ko. Kasi sabi ni Abraham Lincoln wala daw taong mahirap na meron pong maka-Diyos na nanay. Kaya ho, kung meron pa tayong pinapakinabangan na blessing, no? Dahil mga nanay natin ay maka-Diyos. Amen po. Kaya palakpakan po natin ulit yung mga nanay. Hindi tayo titigil dyan . Sabi nga ho ni George Washington lahat utang ko sa nanay ko. Sabi niya, lahat ng tagumpay ko sa buhay, sabi niya, ang maging sa aking moralidad, sa aking intelektual, physical na education, lahat yun natanggap ko sa nanay ko. Grabe, no? Tapos, ito pa po, sabi nga ho ni John Wesley, lahat na natutunan ko sa Kristyanismo, mas marami ako natutunan sa nanay ko kaysa sa mga theologians sa England. Sipin niyo yung mga nanay ho, napakalaki ng party ho ninyo. Kaya ho, maraming sirang pamilya, ang masaring sirang mga anak, dahil din sa inyo. Sorry. Hindi, pinabalansi ko lang. Kaya ho, ingat ho tayo at patuloy natin ipagpe-pray yung mga nanay natin. Tama ba? So wag na, alam nyo, nagkaroon nga ho ng advertisement ang requirement, yun daw walang bakasyon, 24/7, na walang bakasyon, trabaho lang, na ang sweldo ay, yung mga insulto pa ng anak. Wala hong gustong mag-apply. Nanay lang nag-a-apply nun . At kung mag-apply pa yung nanay, sobrang kailangan maayos yung damit nila. Tragedy boda pa. Napansin niyo ba nung kayo nag-apply, ganun pa yung suot ninyo? Tapos ngayon, di na kasya. Sa sobrang daan, pinaghirapan, mga hirap na pinagdaanan ninyo. Kaya gusto namin kayong i-appreciate. Gusto namin sabihin, hindi lang kayo happy for today, kundi to have a blessed year ahead as a mother. Amen? Tayo pong lahat, pag-pray po natin sila, tayo po'y manalangin pa sa mga nanay natin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Naintindihan namin ang sacrificial love mo dahil sa mga nanay. Sabi mo nga, malilimutan ba ng ina ang kanyang sanggol? At kung sakali mang makalimot siya, ako hindi kita makakalimutan. Panginoon, salamat po sa mga nanay. Salamat po sa mga aral na binigay niyo sa amin sa magitan nila. Salamat sa mga sakripisyo. Salamat sa mga pagmamahal na pinahayag nila upang malaman namin kung gaano niyo rin kami kamahal. Panginoon, salamat po na alam namin sila ho yung hindi natutulog para lang makatulog kami ng mahinding. Sila ho yung nagugutom kuminsan para lang ho makakain kami. At minsan sina na rin ho yung kumakain para lang hindi maksaya yung mga tinatapo namin. Hindi na ho nila naisip kung ano ang magiging itsura nila pagkatapos silang gawin yon. Para lang po matipid nilang lahat ng bagay para sa amin. Panginoon, hindi namin kayang suklian ng pag-ibig na yon. Kahit Panginoong Diyos, hinihingi namin na tunay na tulungan mo sila, palagian mo silang bibigyan ng kagalakan na nanggagaling sa inyo, na kailanman hindi kayang ipagkaloob ng mundong ito. Ingatan niyo sila, Panginoon Diyos, na sa tuwing sila'y nalulungkot, suklian niyo ito ng inyong aliw. At sa tuwing Panginoon Diyos, Panginoon na hindi na are-recognize ang kanilang mga sacrifices, kayo po ang magantimpala sa kanila tulad ng pangako ninyo. Panginoon Diyos, na pinagpapala ninyo, Panginoon, maging ang mga nanay na wala na hong na naging balo na, O Diyos, at hinihingi na lang namin na patuloy mo silang gabayan at patuloy mong tuparin ang salita mo na kayo po ang Panginoon ang kapiling nila, the husband of the widows. Panginoon, we thank you that you do care for them. And Lord, I pray, Father God, na patuloy mo silang palakasin, patuloy mo silang bigyan ng inspirasyon, at patuloy mo silang bigyan ng katalinuhan, aming Ama, upang lalo pa nilang magampanan ng mabuti ang kanilang
Panginoon, panawagan bilang mga nanay. At kami naman, Panginoon Diyos, tulungan niyo po na kami po'y wag maging bulag sa kanilang mga ginagawa. Na wag namin kalimutan, Panginoon Diyos, ang kanilang ginagawa. Maging kami mga lalaki, aming ama. Kaming mga asawang lalaki, tulungan ninyo na wag namin, Panginoon, ibaliwala, Panginoon Diyos, ang mga sakripisyo ng aming mga asawa bilang nanay ng aming mga anak. Salamat po, O Diyos, na kayo po ang tutulong sa amin upang ang aming mga pamilya ay maging matibay at maging buhay na patotoo ng pag-ibig ninyo sa aming bayan. Salamat, Amang aming Ama, sa ngalan ni Kristo Jesus. Samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral at pahintulutan niyo ang banal mong Espiritong kumilos ng malaya sa bawat isa sa amin upang, Panginoong Diyos, ang layunin ninyo ang makasakatuparan sa bawat isa sa amin. Salamat po sa ngalan ni Kristo Jesus. Ito pong aming dalangin. Amen. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyo. Happy Mother's Day po. Tuloy lang tayo sa ating series on Practicing Radical Love. Kasi ito pong radical love na ito ay napaka-importante ho sa atin. This is our core values. Kaya importante ito sa atin kasi importante ito sa Diyos. Nakakadidihan po tayo. Dahil importante siya sa Diyos, pinapahalagahan ho natin ito. Ano po yun? Love God and love others. Dahil ang una, the greatest among all the commandments, sabi niya, love the Lord your God with all of your heart, soul, and mind. Likewise, love your neighbor as you love yourself. At kung talagang mahal natin si God, we will obey His word. We will love His word. We will follow and obey His word. At siyempre, yung kanyang mga tinalagang authority sa atin. And then, we understood also that we need to volunteer His resources, as in, our treasure, yung treasure na meron tayo, it's not really ours. Sa Panginoong Diyos yan. Yung talent, yung time, lahat yan for God's purpose. We're not volunteering it dahil sa kagustuhan lang natin. We're volunteering it dahil may layunin ang Diyos. And finally, we engage the family. Bakit kailangan natin engage the family? I praise God that God brought me here in CCF. Kasi alam nyo, marami rin akong mga maling understanding sa family. Kaya nga ho, kasi yung family, ang importante dahil it's the basic unit of the society. Noong nag-aaral pa lang tayo sa social science natin, tinuturo na sa atin yan. Kaya sabi nga ho ni Zig Ziglar, as the family goes, so goes the nation. Gusto yung malaman kung anong kinabukasan ng bansang ito? Gusto yung malaman? Oh, tingnan nyo yung mga pamilya. Kung ano yung kalalagayan ng pamilya ng bansang Pilipinas, doon, malalaman nyo na kagad kung saan patungo yung ating mga pamilya. Kaya nakakagulat po, di ba minsan yung mga politicians, they were saying, walang kinalaman yung pamilya doon sa kalalagayan ng bansa, basta kami manunungkulan kami. Hindi lang naintindihan ang kanilang sinasabi. Kasi family is the basic unit of the society. Kung sira yan, how can you build a society, a great society, kung yung pamilya sira-sira? Nakakainihan. Kaya sabi nga ho ni City Stud, the light that shines farthest shines brightest at home. Sa bahay, kung malayo man ang naabot yan, yung bahay ang maliwanag. Kasi yung pamilya sa bahay, sa tahanan, yun ang maganda. Kaya nga, importante itong maintindihan natin. Ano? When God built a family, when God invented family, ang kanyang idea, ito ay tahanan. Alam niyo ba yung tahanan? Di ba? Diyan, kasi dami nating iniiyakan sa labas eh. Pag uwi mo, tahanan yan. Ang ginawa ng tao, ginawang tirahan. Kaya tinitirahan ng tirahan yung mga membro sa pamilya. Yan, kasalanan mo yan. Yan, kaya nagkaagad tayo. Napansin niyo ba yun? Parang malungkot kayong lahat. So, napaka-importante yun. At sabi rin ho ni David McKay, no amount of success can compensate for failure in the home. No wonder, even Paul Getty, who was one of the richest men during his time, sabi niya, I trade my fortune just to have a happy home. Grabe, no? I'm willing to trade my fortune. Maging masaya lang. Alam nyo, maraming tao, they thought that ang kanilang tagumpay, measured by their possession, wala ho doon. I'll show you something. Alam nyo, ang pamilya is under attack. Remember last Sunday, we discussed about protect this house? We're under attack. Si Pastor Peter, yan niya, in-emphasize siya ito kanang umaga, which I want to share with this also with you. Sabi niya, the challenges facing family today is worldly values. Iniisip-isip ko ito ng mabuti, alam niyo ho. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos, dinala niya ako dito. Lahat tayo, pagka nung pinapalaki tayo, lagi sinasabi, mag-aral ka mabuti. Tama? Para saan? Para yumaman ka. Laging ganun. Like, ikaw, magpakabait ka, yumaman ka. So, we tend to congratulate our children when they graduate. Ang problema, kaya
tinatranslate natin yan, yung yaman na yan, into grades. Yan, mataas ang grade mo. Yes! Yan. Katuloy, yung mga bata, gaya na rin ng mundo, gaya na rin sila yung worldly values nila. Kaya, ang kalang motto, it's better to cheat than to repeat. Diba? Kasi nga, kailangan, maging maunlad ka. So, kaya, bakit sa eskwelahan nila, yung upuan nila, may mga cheating arrangement na yan. Nakakalungkot sabihin, kasi we have already taken that worldly values. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, kasi ganyan din ako. Ganyan din tatay ko sa akin, mag-aral ka mabuti. Lagi diyang concern sa grades. Kaya nga nahiya ako kasi ang kuya ko, valedictorian. Ang isa kong kapatid, napakahusay umawit, napakaganda ng itsura, gwapo. Ako, nasa gitna pa. Tatlo kaming lalaki, anim na babae. Konti lang kami, siyam lang. Hindi ko alam, paano kaya ako? Ano pa yung pagmamalaki ko? Yung mga kakapatid ko, yung kasunod na kasunod ko lang, honor student. Yung isa, model sa model student. Lahat sila may mga kanya-kanyang, parang honor na dala-dala eh. Siyempre, yun, proud na proud ng tatay ko dyan kasi yun ang values na pinapakita niya. Importante ito. Katuloy, napilitan ako yung 77 kong grade, ginawa akong 97. Ngayon, sabi ng tatay ko, galing mo! Na-discovery, yari. Walang kasinungalingang hindi madidiskubre. So, nadiskubre nila na pineki ko yung grade, binura ko. So, nakakalungkot man sabihin, ganun ang pananaw ko. Alam nyo bang, dinala ko rin yan sa pamilya ko. Siyempre naman, ano pang klaseng fatherhood ipapasa ko kung ano lang dinatutunan ko. Dinala ko yan, very concerned ako sa grade ng anak ko, pinag-aaral ko sila kasi gusto ko silang gumaling, gusto ko silang magandang buhay. Mali ako. Buti na lang, kunento ni Pastor Peter in most of his teaching sa parenting, sabi niya, nung tinanong ko yung mga anak ko, ikaw, ano ang gusto mong maging when you grow up? Sabi niya, I want to be a businessman like you, Dad, that I would have much money. Sabi ni Pastor Peter, naku, mali ang aking parenting. Dapat, intentionally, maayos ko yan. Inayos niya, then eventually, nung lumaki ng mga bata, tinanong sa kanya, what do you want to become? I want to serve the Lord. Masarap. I want to serve the Lord. Ako rin, nung nakita ko yun, nung narinig ko yan, naisip ko, wow, Lord, gusto ko rin po yan matutunan that I can pass on to my children your real vision of a family to spread to the world your image. Yun ang hangad ng Diyos. Kaya nga ho, marami, akala natin okay lang tayo kasi our children are successful, pero wala silang pagmamahal sa Diyos. Kawawa naman, they didn't realize na wala doon ang totoong success. Wala doon. Kaya naging addicted to computer games and drugs yung mga bata. Nagpapaalam, pero hindi pumapasok. Nagpupunta sa computer shops para maglaro. Di ba? Nagpe-pray pa bago maglaro. Lord, tama mo ako dito. At saka huwag ako mahuli ng mga magulang ko. Aba, parang Christian pa. Nagpe-pray pa. Di ba? Pero yung pala maglalaro lang, hindi na susunod sa magulang. And we are also impacted by the social media. Tingnan nyo naman social media. Lahat puro love, no? Parang I'm so in love, kilig tayo, di ba? Tingnan niya mga bata, di ba? Panakita yung mga guwapo, ay, grabe! Nakikikilig na sila, dinadamay, lahat tayo, damay na rin. Gaya-gaya tayo sa social media, lahat, kailangan maging cute tayo para kakiligin tayo. Hindi tuloy makapagtapos sa pag-aaral. Walang ginawa, kundi kilig ng kilig. Alam ko, ang dami kong classmate di nakatapos. Tingnan lang dadaan ako. Di ba? May kasama akong gwapo, yun. Kikiligin sila, hindi ako. Yung kasama ko. Kaya, hindi sila nakatapos, kawawa naman. Pero kaya, ganun pa rin. So, they were impacted by the social media. Kaya, puro pa-cute ang ginagawa sa buhay. Again, hindi kayo ito, ha. Baka akala nyo kayo tinutukoy ko. Iba. Yung, again, pornography, can you imagine? We are number one in pornography in Asia and in premarital sex, number one tayo. Ang lungkot, bakit nagkakaganito? So, teenage pregnancy, number one tayo. Ano nangyayari sa atin? And kaya tuloy, wala nang galang yung mga tao, even in the area of marriage. Sila, live-in na lang, puro live-in na lang. Tuloy, ang daming bahay na walang tatay. They didn't even know na anong effect sa kanila, pamilya yon sa anak nila. Kaya ang dami nagpapakamatay, ang dami nahuhulog sa depression. Mga kapatid, ano gagawin natin? Kahapon, nung last week, sabi natin, protect this house! Pero, meron nga sabi, Pastor, Brother Bong, how can we protect this? Tinamaan na kami! Ano pa nga aming gagawin? We have a wrong and bad testimony to our children. How can we start all over again?
Paano kami babawi? Hindi na namin nagawa yung dapat namin gawin. Yung mga anak namin, we cannot, hindi na namin sila matulungan, ma-employ, kasi hindi sila nagtitiwala sa amin. Paano pa? May pag-asa pa ba kami? So, pwede pong di mo naintindihan eh. Kami, pamilya namin, meron kaming mga anak na may special needs. Hindi namin alam pa paano. Ang dali nyo sabihin, maayos na yung buhay ninyo. Now, let me tell you something. Kinikwento ko to sa inyo dahil hindi ako mabuting tatay. And I praise God that God gave me an opportunity to learn from this ministry. Hindi ako nagsimula ng tama. Kasi ang modeling ko mali din. Kaya purihin ng Panginoong Diyos kasi may good news. Hindi natin kailangan manatili sa isang pamilyang parang walang pinatutunguhan. Hindi natin kailangan manatili doon. Bakit? Tingnan nyo yung good news. May pag-asa tayo. Ang sabi ng Bible, look at this. How tremendous is the power available to us who believe in God. Anong power ito? Sabi niya, the same power demonstrated when Christ was raised from the dead. May pag-asa tayo, sabi niya, everyone who believed in God, you have this power. Anong klaseng power? The same power that raised Jesus from the dead. Ano sinasabi ng Diyos? I don't care how dead your family is now. If you believe in Jesus, that same power that raised Him from the dead is available for you. God can give life to your family as He gives life to mine. Nakakadinihan po? Parang hindi kayo naniniwala. Ganun na ba kasira ang pamilya natin? Mga kapatid, I'm telling you something. Hindi upo, yung kalalagayan ko, halimbawa, yung tatay ko, bayolente. Inuumpog ang ulo ng anak sa pader para makinig. Ang problema, makikinig naman kami sa takot eh. Pero pag wala sila't nakatalikod, wala na rin ulit yun. Kanya-kanyang gawa na ulit ang kalokohan. Tama ba? Hello? Tingnan nyo na lang katabi nyo. Tingnan nyo anak nyo. Takot lang yan dahil kasama kayo. Napansin nyo ba sumama sa service? Baka ganyan, ang sama ng loob habang kumakanta. Baka ganun. Dinititigaw ka. Ang kapal ng mukha mo. Sabi sa mga magulang, tataas-taas ka pa ng kamay. Wala namang katotohanan sa'yo. Yung parang demonyo dating? Napansin nyo? Bakit? Kasi nga, wala nang pag-asa eh. Akala lang natin, okay kami. Pero sa totoo lang, sasabog na lang eh. Nag-iintay ka na lang ng panahon. Kasi yun din ang akala ko. Yun din ang akala ko. Kaya nga, nung, tinyo, para maintindihan nyo itong resurrection power, nakakatuwa. Di, nag-attend kami ng family retreat, ano ha? Di, natutunan ko nga kay Pastor Peter. Turo niya. Pareho niya din. Turo niya. Sabi niya, you ask your children how you can improve as a father. So, tinanong ko sila. Siyempre, kulang na lang eh. Ano, sabi niya, takang kayo lahat. Pero siyempre, hindi ganun. Kailangan may pakakristyan ang dating. Pero sa loob-loob ko, talagang upakan ko ito. Panagkataon, nagkamali ito. Na? Sabi ko sa mga anak ko, sige, sabihin niyo na, sabihin mo kung ano, kung how can I can improve as a father. Siyempre, at hindi ako magsasalita pabalik. Hindi ako magre-reklamo. It's your time! Sa loob-loob ko yun, ine-express ko lang sa labas para makita nyo kung nangyari sa loob, ha? Sabi sa labas, ganito yan. Sabihin niyo, hindi ako magsasalita laban sa inyo. Mamahalin ko kayo. Parang hingi ako. Pero sa loob-loob ko, subukan ninyo. Naintindihan yung sabihin. And siyempre, mga anak ko naman, mababait naman yan, sabihin lang, can we say anything as in no holds barred? Sure! Sure! Sinabi nga nila, ha? First retreat namin yan, sinabi nila, naku po, gusto ko sila lahat palayasin. Trust me, gusto ko sila magsilayas ka rito, parang ganun gusto ko sabihin. Pero nangako ako sa Lord, kasi alam nyo, bakit? There is no power, there is no resurrection power if you're not willing to die. You have to die. Sabi ko, sige na, Lord, gusto ko mamahay sa pamilya ko. Gusto ko po sumunod sa iyo. Umiyon tawad. Iyakap ko sila. Umiyon tawad. Hindi ko sinabi. Naayos kami overnight. It takes a lot of time. And continuously, lagi nga kami tatanungan. Recently, nagtanungan na naman. Tinanong ko rin pati asawa ko, how can I be a better husband to you? Ano sabi ng asawa ko noong unang-una? Huwag na, magagalit ka. Ba't ka magagalit? Nagalit niya ako. Akala ko kaya ko.
And buti na lang, God is there to bring life if you're willing to die to yourself because you believe in God. Kaya marami akala na Christian sila because they attend. Kahit ating ka na attend dito, hindi ka magiging Christian. You must individually experience the resurrection power of Jesus. Para kang kotse na lagi nasa garahe, para kang tao na lagi nasa garahe, kailanman hindi ka magiging kotse. Kahit mag-swimming ka pa ng 24 hours, 24/7, sa swimming pool o sa tubig, sa dagat, hindi ka magiging isda. There must be a new creation that must happen to you. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. And I praise God. At ito nga tinuro ni, nung turo lagi ni Pastor Peter, nung itong recent family retreat, sabi niya, you have to model. If you want to engage the family, you have to model. You have to be intentional to build up your relationship and intentionality. Sabi ko, MRI. Bakit MRI? Di ba? Magnetic resonance imaging. Yung parang to, para makita yung kalalagay ng totoo mong kalob-looban. Sabi niya, same thing. You want to see the reality of that power working within you. You must model it. You must build relationship. You must be intentional in your desire to see the purposes of God to happen in your family. Yun ang sinasabi niya. Now, tingnan nyo ha, sa Deuteronomy, for example. Bakit yun ang gusto ng Diyos? These are the commands, decrees, and laws the Lord your God directed me to teach you to observe. Why? In the land that you are crossing the Jordan to possess. Now, so that you, your children, and the children after them may fear the Lord your God as long as you live by keeping all His decrees and commands that I give you. At bakit? Para lang matakot kami sa iyo? Para lang paglingkuran namin kayo? Look at the words. So that you may enjoy long life. Oh, what a heart! Yung heart ng Diyos, I want you to enjoy your life. I want you to enjoy long life. Not just long life, but enjoy life. Now look at this. And sabi niya, O hear, O Israel, and be careful to obey so that it may go well with you. Sino may ayaw niyan? We want to enjoy our lives. Kaya nga maraming malungkot na pamilya, hindi maayos-ayos. Kasi nga, walang willingness to offer, to relate properly to God. Hanggat akala nila ang religiosity, attend ka lang, attend. Hindi ganoon. Now listen to this. Yung tatay, grabe, sinutusan taga, you teach your children. Now listen, itong mga tatay, ang laki ng responsibilidad natin. Now, just in case we failed, mga anak, listen. Yung mga tatay natin, they failed. Ako nag-fail. Pero huwag nating gawing excuse para hindi ayusin ang ating mga sariling buhay. Nakakaintindihan tayo. Naalala ko nung nagtuturo ako sa kuleyo, sabi ko sa estudyante ko hindi pumapasok na maayos eh. Lagi absent. Tapos pa nag-e-exam, nanggugulo lang. Kinausap ko siya. Boy, bakit hindi ka pumapasok? Dahil mo absent to. Bakit? May problema ka ba? Sabi niya, sabi sa akin. Hindi yun naintindihan. Tatay ko, loko-loko. Bakit? Anong ginawa ng tatay mo? Sumakabilang bahay. Oh, kaya ka nagluloko. Opo, di dalawa na kayo. Sabi niya, natigilan siya sandali. Alam mo, kung loko-loko tatay mo, huwag ka nang sumama sa kanya. At least you know what is wrong. If you know what is wrong, huwag mo na sundan. Ba't mo sisirain ang buhay mo dahil sira ang buhay ng tatay mo? Ayusin mo yun sa'yo. Nagkakatindihan? Ngayon, even if your father claims to be a Christian and he seems to be a hypocrite, not following the Lord, he was saying something else and he was doing something else. Hindi issue yun, walang problema. You who understand, follow Jesus. You want to have a good life? Because one day you will have your own family. One day. Hindi mo kailangan sundan yung ginawa ng tatay mo. Nakakainin na tayo? One day you will have your own family. One day, even if you don't have a family, you will influence your family towards Jesus, that you may live well. Yun ang puso ng Diyos. Yun ang puso ng Diyos. Kaya tuloy tayo. Kaya anong pag-uusapan natin ngayon? We better build relationship. Why? Why? You want to influence our family? We need to build our relationship. Bakit? Because the principle is this. Your influence is directly proportional to your relationship. Kindly repeat this with me. Your influence is directly proportional to your relationships. If you have positive relationships, you will have
positive influence. If you have negative relationship, you will have negative influence. It's something like this. Kapag hindi kayo ayos, no? Hindi kayo ayos. Ay, lahat ng gawin mo, sabihin mo, hindi ka paniniwalaan. Pero if you trust the person, you have the right relationship, lahat ng sabihin mo, lahat ng suggestion mo, lahat, parang lagi tama. Ang galing mo, sobrang ang husay mo, parang ganon. Pero kung hindi mo type at asar ka doon sa tao, wala kayong maayos sa relasyon, anong laging nalitokan sa'yo? Lahat ng sabihin ng taong yan, may tama. Nagkakanin yan? Andiyan pa kayo? Parang ganito. Alam nyo, para sa mga nanonood sa internet, yan ang nagiging problema ng mga kapatid natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. They've been so away from their family for so long. Nandun sila, then they expect when they come home, they're like a king, that everyone will serve them. At bigla sila magtuturo. Ako, pagod na katrabaho sa ibang bansa. Ha? Inuwi ang kanyang pera, kaya magsusunod kayo dito. So, tuturoan niya, dapat ganito, ganito. So, yung mga anak, nagtataka sila, wala ka naman dito eh. Eh, bakit ka biglang tinuturoan mo kami kung ano-ano? Wala ka naman dito. You don't even know us. Napansin niyo ba yan? Why? Because there's no relationship. Kaya nga napaka-importante, you build first the relationship kung gusto mong matulungan yung tao, gusto mong ma-impluensahan yung tao. Naalala ko, meron po akong family friend, di lumapit sa akin, Brother Bong, tulungan mo naman yung anak ko. Yung anak ko kasi babae, anak niya babae. Kilala ko yun, nag-attend siya sa Bible study ko. So, sabi nung ano, yung anak ko, kilala mo naman yung anak ko, di ba? Ang hilig mag-basketball, Brother Bong. Kausapin mo naman, oh, makikinig sa'yo yun eh. Sabihin mo sa kanya, huwag na siya mag-basketball. Ganun ba? O sige po, kakausapin ko po. So, kinausap ko, uy, eh, parang kuya-kuya nila ako eh. Uy, sabi ko, sabi, si mami na mami mo, laro ka na laro ng basketball. Tapos yung grade mo daw, baba. Eh, kasi, Kuya Bong, gustong-gusto ko talaga mag-basketball eh. Yung talaga, magaling talaga ako. Ganun ba? Gusto ko nga maging varsity. Sige. Ganito. Sasabihin ko sa mami mo ha, magbabasketball ka. Pero ang isang kondisyon ha, mag-aral ka mabuti para, ayos ka. Sige. Sabi niya, mag-aral ka mabuti. Di, kinausap. Oh, mami, okay na. Paglaruin mo na siya ng basketball. Di ba saan sa'yo, wag? Hindi nga, palaruin mo na. Tapos, promise niya, mag-aaral siya. Pag hindi nag-aaral, sumbong mo sa akin. Eh, nag-aaral. Nagba-basketball, nag-aaral. Nabotong presidente ng klase. Tumaas ang grade. Ayaw na maglaro ng basketball. Nakayang sabihin, akala na, pag inaaway mo, mapapasunod mo, hindi. Samahan mo. Magkaroon ka muna ng tamang relationship para maayos, para makinig. Nakakaninihan po? Kaya nga, anong natin presya kaya? Your influence is directly proportional to your relationship. Sabi nga ni Pastor Peter kanong umaga, the closer the relationships, the greater the influence. Kung close kayo, mas ma-influensahan nyo. Kaya maraming mga anak, hindi na natin mapangaralan. Kasi masyado nang malayo, hindi na na-build yung relationship. Nakukuha po natin? No, tuloy tayo. Ito yung sikreto. Siyempre, we want to have a good family because we want to see good life. Look at the promise of God. The moment you become a Christian, it is heart's desire for you to see good life. Look at what He said. The one who desires life, itong life na to is Zoe. Hindi ito yung bios lang. Yung bios kasi parang life, existence. Kundi yung Zoe is a quality of life. You want to see life, and look at the words, to love and see good days. Yung love na yun, talagang you are so determined to do everything to have it. Yung parang kahit anong mangyari, I need to have it. That's how I love it. Yun ang idea nito. Sabi niya, anong gagawin mo? Must keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. And sabi niya, he must turn away from evil and do good. And look at the words, seek peace and pursue it. Idea ng Diyos, sabi niya, you want to really have good life? Sabi niya, seek peace and pursue it. Now, let's continue. Sabi niya, for the eyes of the Lord are toward the righteous and his ears attend to their prayer, but the face of the Lord is against those who do evil. What God is saying, do you want my protection? Do you want my provision for you? Do you want me to answer your prayers? Do you want to see the blessings of life as I protect you, as I provide for you? Yun si sabi ng Diyos. Itong gawin mo. Keep your tongue from evil and your lips from speaking lies. Kasi nakakasira yan sa relationship. Gusto nyo bang kasama ang sinungaling? Sino dito gusto niya kasama yung mga sinungaling? Naman yung sasabi sa ikaw anak ko, kung sinungaling ha, pag di ka sabi ng totoo, tatamaan ka sa akin. Nagsabi ng totoo, tinamaan din.
ikaw naman ang sinungaling ngayon. Kaya yung anak, ayaw na rin sa'yo. Kasi hindi ka nagsasabi ang totoo eh. Nakukuha niyo ba ibig sabihin? Now, kaya sabi niya, kaya hindi mabibuild yung relationship. Now, must turn away from evil and do good. Kung gumagawa na masama yan, ayaw mo rin. Now, must seek peace and pursue it. Now, friends, this is a secret. Huwag mong hanapin to get even. Seek peace. Don't seek fighting. Don't seek quarrel. Seek peace. As in, ikaw talaga, pursue it. Gusto mo maayos sa buhay? Gusto mo magandang buhay? Pursue it. Seek peace and pursue it. Yung bang, pag nag-aaway kayo mag-asawa, huwag mong hanapin na kung sino man nanalo. Hanapin mo na magkaroon ng kapayapaan. Pag nag-aaway kayo magkakapatid, huwag mong isipin sino man nanalo. Isipin mo paano kayo magkakaroon ng kapayapaan. Nakakadidan? Okay pa kayo? Okay, good. So, tuloy tayo. Tuloy tayo. So, ito, kaya sabi ng Lord, so anong dapat natin gawin? No, listen to this. Itong application na to, hindi ito. Kunyari, lagi natin isip, si tatay, siya ang dapat gumawa niyan. Si nanay, dapat. Huwag ganun. Pag tayo nakikinig ng message, yung gagawin natin, huwag yung gagawin ng ibang tao. Minsan kasi pag nag-uusap-usap ng ganyan, oh, ikaw anak, anong dapat mong gawin, ha? Narinig mo yung sinabi ni Pastor, ha? Gawin mo. Huwag ganun. Ganito dapat. Kaya tayo pag nakikinig, nakikipagsikuhan pa eh. Oh, yan, pasay yan. Tumigil ka dyan. Hindi mo napansin, natutulog lang ako eh. Diba? Now, hindi kasi ganun. Dapat ganito. Tingnan mo sabi ng Lord. In the same way, you wives, be submissive to your own husband. 1 Peter 3:1, ha? Tingnan niya. Kasi binabasa natin 10 eh. Verse 10. Sabi niya, so that even if any of them are disobedient to the world, they may be won without a word, sabi niya, by the behavior of their wives. Now listen, this is the general principle. Hindi lang to sa asawa. Anyone who follows Jesus, he must win the rest of the member of the families by their behavior. Diba? Kunyari, hindi naniniwala yung lalaki. Huwag mo sabihin, ayan, lasing ka na naman, kaya naghihira tayo, wala tayong kapera-pera. Hindi mo na mabasa sa Bible, ha? In the name of Jesus. Hindi ganun. Sabi niya, you cannot win by arguing, using the Bible. You can only win by the behavior. Pag uwi sa bahay, mo sabihin, hoy, mag-submit ka. Huwag ganun. Hoy, sasagot namin yung babae. Love your wife. Napansin nyo, sa totoo lang, huwag mong gamitin yung verse na panlalaki. Gamitin mo yun para sa'yo kung ikaw lalaki. Kaya, dapat ang ginagamit mo, hoy, love your wife. Tapos yung wife naman, oh, naintindihan mo, sabi ng Bible, love your, whoops. Submit to your husband. Di ba? Yung ibang mga bata naman, kausap sa tatay, oh, tay, don't exasperate your children. Di ba? Huwag ganon. Obey. Honor your father. Tama? Tapos yung mga tatay naman, oh, you see, honor. Train them in the instruction of the Lord. Yun ang verse mo. Huwag mo yung magpalitan ng verse. Yun ang sinasabi ng Diyos dito. Huwag kayo magpalitan. You pursue what is best for the whole family. Nagkakadinan po? Kaya nga minsan kung sino pa yung malalim sa Bible, yun ang nanggugulo ng pamilya eh. Kasi ginagamit yung Bible para manalo siya. Hindi ganun. Minsan nga, may mga lalaki nakinig ng testimony ng babae na kahit ng bababae na, tapos pinatawad pa rin. Sasabihin ng lalaki, oh yan, at gayahin mo ha. Anong ibig sabihin? Bababae ka ba? Naka niya? Minsan tinutulak nila para yung pakinabang nila. Huwag ganun. Tandaan nyo, mananagot tayo kay God. Simple lang. Una, mga lalaki. Sino mga tatay dito? Tatay, bilang tagasunod ni Jesus, tandaan nyo ha, haharap tayo kay Lord dahil yung mga anak natin, tayo ang may pananagutan sa kanila. Okay? Kaya sabi ng Lord, kung itong mga anak nito, tumbatan to, na stumble, mabuti pang talian mo sarili mo ng malaking bato at itapon mo sa dagat. Kesa tinulak mo itong magkasala dahil pinababayaan mo sila. Nung nabasa ko yan, natakot ako. Ayokong mangyari sa akin yan. Nakakatid yan. Oh, sino naman mga nanay dito? Nanay, kung hindi sinusunod ng tatay, gayahin mo ito. Sundin nyo si God. Mga anak, kung hindi sinusunod ng tatay, hayaan mo sila ma-impyerno, ikaw, sumama kay Jesus. Nagkakatid yan tayo? Hello? Nagkakatid yan? Hindi nyo kailangan antayin yung tatay nyo sumunod bago kayo sumunod. Kung hindi sa sumunod, kayo sunod pa rin kay Jesus. Bakit? Because we will try to win them for Jesus. Amen? Don't you ever dare to think, total Christian siya, ba't hindi siya sumusunod? Wag.
Huwag mong isipin. Isipin mo, ikaw ang susunod kay Jesus and we will influence them. So we need to build relationship. We need to build relationship. So we need to build relationship. Bakit? Because your influence is directly proportional to your relationship. Ulitin natin. Your influence is directly proportional to your relationship. Now, friends, you will never do this, you will never decide to follow this because if Jesus has never been your Lord. Kaya yung resurrection power will only become real kapag si Jesus, totoo mong Lord. May narinig akong theologian, nagtuturo, sabi niya, wala sa Bible yan, yung receiving Jesus as your Lord and Savior. Wala sa Bible yan. Yung theologian yan, hindi nagbabasa, hindi nag-aaral ng Bible. Gusto kong pakita sa inyo. Kaya sabi ni Lord, tinan niyo ha, that if you confess with your mouth, Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kinakausap niya individually, you, if you confess with your mouth that Jesus as Lord, meaning you accept what Jesus claims Him to be, the Son of God, the Lord, the Savior, the only way to the Father, you receive Him as your Lord, sabi niya, and believe in your heart that God raised Him from the dead, which the same power will now be at work in you as the resurrection power of Jesus, sabi niya, with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth that confesses, resulting in salvation. Kaya kung hindi ito totoo sa iyo as an individual, lahat ng pag-uusapan natin, hindi natin igagalang. Dahil kung si Jesus ang Panginoon ko, igagalang ko yung sasabihin niya, and see how God will be at work in your family. See how He will fix your family. And see how you will see good days ahead of you. Kaya ako lang sinasabi sa inyo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Mamaya ipapaliwanag ko. Ikikwento ko sa inyo kung anong ginawa ng Diyos sa pamilya namin. I'm not saying na-achieve na namin, malayong malayo pa, pero yung initial stage, malaki ng bagay, ng laki ng blessing para sa akin. Nakakanindi yan? Papaliwanag sa inyo. Tingnan niyo po. Tuloy tayo. So, paano natin i-build yung relationship? Para hindi niyo na kagad makalimutan. Kung sakali mang makatulog kayo along the way, at least ito maalala niyo na. How? Affirm? Affirmation? Communication, time, act. Huwag mo lang isipin, you act on it. Affirmation, communication, time. Ulit, para hindi nyo makalimutan. Affirmation, sabi ko affirmation, hindi ako kalimba. Ulit, affirmation. Sabi mo sa atin mo, affirmation. Communication. Time. Now, you want to build relationship? Affirmation. Communication. Time. Kailangan mo yan. Yung tatlong yan. Papakita ko sa inyo kung bakit. Look at this. Naalala nyo, verse 10, you want to see good life? Yeah, four. Sabi niya, four. So, yung naunang verses, ito yon. To sum up, all of you be harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted, and humble in spirit. Sabi niya, not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead. For you were called for the very purpose that you might inherit a blessing. Yung verse 10, for he who loves life and see good days. Nalala niyo? Yun yung karaktong niya. Now, pag binasa niyo pa abante niyan, yung 7, husband, treat your wife with consideration. So that your prayers will not be hindered. Tapos pag inunan niyo pa ulit yan, wives, submit to your husband so that you would, even if he does not believe in the word, he might be won by your behavior. So, to sum up, nalala niyo? To sum up, kaya yun sabi niya, ito gawin mo. Kasi sabi niya, first, you have to be harmonious. Ano ibig sabihin na harmonious? This word harmonious sa Greek, two words yan. Yung two words yan, prones, or proneo, to think. A compound word, first half, homo, the same. The same thinking. Kasi sabi niya, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. Now listen, if you want to show affirmation, understand oneness of mind. Ano ibig sabihin ng oneness of mind? Ibig sabihin, huwag mo muna siyang kontrahin. Alamin mo muna and be one so that you can influence him. Kasi ang word na affirmation, listen to the affirmation, came from the word as in to validate or confirm. Ang simple yan, to validate or confirm. Ibig sabihin ganito, halimbawa nakita mo yung anak mo, saya-saya. Hoy, tumi!
kayo kayo dyan? Ingay nyo. Hindi na kayo nahiyas kapitbahay nyo, ha? Tumayo kayo. Pagkakaw na kayong galang. Yan ang style ko noon. Naintindihan nyo? Hindi ko naintindihan ang affirmation. Ang affirmation ganito. Siyempre, bata yan eh. Masaya yan. Tama? Pumasaya. Ay, naku, bakit? Anak, ba't ang saya-saya mo? Ano ba nangyari? Alamin mo, so you will have one mind. Tama? Ano nangyari? Ba't ang saya-saya mo? Grabe na, naglalo mo kami, saya-saya, nanalo ako. Huwag ganun ba, anak, congratulations. Anak, masaya, nakakatuwa yan. Pero alam mo, anak, konting tahimik lang pag nagsasaya, ha? Para hindi mapaano yung kapitbahay. Ay, opo, sorry. Pero you are validating the feelings. Nakuha, parang sasabi mo, totoong tao ka. Nanalo ka, masaya. Talaga ganun. Mayroon talagang celebration. Kasi kag hindi natin ginawa yun, parang sinasabi natin, ano ba, mga tao ba kayo, ha? Ba't ang saya-saya ninyo, ang ingay ninyo, tapos hindi kinahiya sa mga tao dyan? So parang sinasabi mo, hayop ba ako? So wala kasing one mind. Kaya umuwi yung anak mo, umuwi. Umiiyak. O ba't kami? Bagsak ako sa exam. Hindi kasi nag-aaral, ha? Ngayon, kasi mo, magpapaito naman tayo ng tuition fee mo. Nakuha mo? Walang one mind. Hindi, kasi bumagsak siya. Ganun ba, anak? Naintindihan ko, masakit talaga yan. Pero magbabahay na naman ako tuition fee. Masakit siya. So, you suffer. Parang pinakikiramdaman mo rin yung sakit ng loob niya. Pero anak, ganito, di bali. So, ito na yung one mind. San tayo, anong pwede natin gawin para sa susunod? Hindi ka na bumagsak. Yun ang tinatawag na affirmation. Alam nyo, hindi ko agad natutunan yan eh. Malalaki na anak ko. Sa awa ng Diyos, tinulungan niya ang konti, pero hindi ako naging intentional. Kasi sabi ko sa inyo, kasi how I wish I have learned this. Pero huwag kayo mag-alala. Yung mga anak ko, nakakatapos naman. Natutunan ko na rin bandang huli. Kaya yung bandang huli, nakakabawi-bawi ng konti. Kasi yun yung isa sa mga dahilan nila. Sinasabi na, nasaktan kami sa iyo dahil ganito ka. Oh, okay. So, natututo ka na. Nakuha nyo? Kasi ang sabi ng Bible yun eh. Rejoice with those who rejoice. And mourn with those who mourn. Yun ang ibig sabihin ng affirmation. Sa New Living Translation, mas maganda. When others are happy, be happy with them. If they are sad, share their sorrow. Hindi naman laging masaya anak natin eh. But when they're happy, let's be happy with them. Hindi yung, sayasayan anak mo, grabe, perfect ako. Tumayimik ka dyan, dahil kong problema. Buti ka pa, masaya ka. Kung dahil kong problema rito. Hindi. You sacrifice your problem. Anak, talaga, congratulations. Praise God for you. You affirm. You let them feel that they're real people. Di ba? Yung asawa natin, ganun din. Misan asawa na yung uuwi eh. Na parang, ano, sweetheart, medyo mabigat ang kalalagayan ko sana. Sasabi asawa mo, eh kasi mag-pray ka kasi. Yan ang hirap ng sa'yo, hindi ka nag-pray eh. Nakuha niya? Ano nangyari? Hindi tuloy na. Ang hirap kasi sa'yo, hindi ka nag-aati ng Bible study, hindi ka nag-join sa D-group yet. Tinan mo, sinusumpakan ni God. Ang layo na nang inaabot. Katuloy sa ko, grabe, puro sumpa na nito, buhay na ito. Kayo may kasalanan, mga Christian kayo. Nakuha ninyo? Wala na, hindi kasi na-affirm. We need to affirm. We need to be one with their mind and help them to be influenced to where God wants us to be. Amen? So, yun ang idea ng Diyos. Affirm. Kaya ano sabi natin ninyo, ha? How can you do that? Huwag mong tapusin yung sinasabi, ma, alam mo ba sa school? Oh, ano, napagulo, napaaway ka na naman. Makinig ka naman. Yun ang sasabi ng Lord, if you want to affirm, be quick to listen. Slow to speak. Slow to become angry. Pakinggan mo naman. Huwag mo tapusin yung statement. Ma, alam nyo ba yung sa exam? Ano? Bumagsak ka na naman? Ma, hindi po. Kick out po ako. Kasi hindi ka nakikinig eh. Makinig ka naman. Huwag mo tapusin mo naman yung statement. Huwag mo naman buuin para sa kanya. Marunong din sila mag-isip. Di ba? Allow them to express their hearts and affirm, confirm. Normal yung pakiramdam na yan, anak. Normal yan. Pero anak, I'm telling you, walang dapat kang alalahanin. Naalala ko ho, I praise God for my son. He's an inspiration to us by God's grace. Because of God, nai-inspire kami sa buhay ng anak ko. Alam niyo bakit? When he was young, dinala namin siya sa doktor. Sabi ng doktor, hindi siya makakatapos sa unless you bring him to a special school because he has a special need. And sabi ko, hindi ho uubre. Pero, siyempre,
Naano ka? Anak ko pa naman to. Parang ganyan, di ba? Pero alam niyo ang bait ng Diyos. O sige, dilagay pa rin namin siya sa regular school. And we just supported him. Kailangan niyang tutor, kailangan niya, alalay, tiis, gastos, tiis. You affirm, hindi yung, puro ka lang ng gastos. Walang ganun. Kapat hindi ganun. Sige, alam niyo, would you believe? Nakatapos po siya. Computer engineer na siya ngayon. Huwag natin isipin na parang, kasi may special needs siya, kawawa naman siya. Huwag ganun. Wala na siyang kinabukasan. Nagwo-worry ka, kaya binubusan mo siya. Hindi, huwag ganun. You know why? Nick Vujicic, walang limbs. But his life is much normal than we have. Mas marami siya nagagawa na hindi natin nagawa. Nakapag-surf na nga yan eh. Nagsasurf. Wala pala. Nakapag-surf. Ako nga, ang surf lang na inabot ko, ganun. Hindi ko naranasan yung ganun eh. Ganun lang eh. Nakakainis niya eh. Eh yun, oh, si Kyle Maynard. Kyle Maynard, walang pa. Walang limbs din. Wrestler number 3 sa NCAA. Bakit? Because itong kwento lang. Kaya ko ito si Chris na lang. Si Chris Burke. Tumatakbong kaya, yes, you can finish it. You can finish this race. Come on. Kinakausap niya sarili niya. Pagdating sa finish line, yes, I got third. Siyempre, tontuwa siya. Ini-interview yung first place. Pinatay niya, congratulations. Siya, I got third. I feel so great. Eh, tatlo lang silang tumakbo. Ano siya, Special Olympics. Tinanong siya. Sabi niya, how does it feel to have Down syndrome? Sabi niya, Down syndrome? I never thought of it as Down syndrome. It, to me, it's Up syndrome. How so? You see, I would not have been into this kind of competition. I would not have what I have now if I have not this kind of condition. Sabi niya, you see, the words is a gift from God. Everything I do with what I have is my gift towards to God. Sabi niya, how could you be so different? Sabi ng interviewer. No. My parents never treated me differently than my siblings. Minsan masyado nating matatalino yan kahit mayroong special needs yan. Ang totoo kasi, all of us have special needs. Ang kanila lang, na-discover nila o kaya obvious. Sa atin, hindi natin napapansin, may special need tayo, kaya hindi tayo na-affirm at na-confirm na pwede pala tayong maayos. And God is telling you now, I know you, my son. I created you. I know exactly what you are feeling and I am here always for you. Yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. Yun ang sinasabi, kaya sabi ng Lord, look at this, kasa family, if we have reverence for the Lord, let me repeat, it is a place of refuge, a place of security. They can sense that tama pala itong nararamdaman ko, hindi pala naman totoo. Kasi hindi naman masama eh. Minsan, galit ka, anak, it's okay to be angry, but do not sin. Yan ang sinasabi ng Diyos. Yan ang sinasabi, galit ka sa demonyo yan, hindi yan sa Lord. Demonyo ako? Pag di ka nagbago, hindi, galit ka anak. Alam mo, it's okay to be angry, it's natural, but do not sin. Nakuha niyo yung difference? Kaya, you want to influence? Affirm. Say it with me, affirm. Affirmation. Give affirmation to our children. Kaya nga, what should we do? Build relationship. Why? Because your influence is directly proportional to your relationships. Kaya po, what do we want to, we need to do? Affirmation, communication, time. Ulit-ulit ko para hindi natin makalimutan. Affirmation, communication, time. What are we to communicate? Kasi as we communicate, anong dapat natin i-communicate? Tingnan nyo, balik tayo. To sum up, all of you, be harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted, and humble in spirit. Narinig natin harmonious. It's a form of affirmation, to be one mind. Sympathetic, brotherly, kind-hearted. What does it mean? Yung sympathetic come from the word sumpatos, meaning pathos, to suffer. Sum, together with. Kaya pag sinabi mong sympathetic, to suffer with someone, to suffer along with your family. If they're suffering, you suffer along. Now, let's continue. Brotherly, philadelphos. Brotherly, hyphenated word, brother love, affection for those close to us. There's some form of affection, no choice. There's a form of affection. Hindi ko pinili yung brother ko, but I have to express such affection intentionally to my brother. Now,
kind-hearted, compassionate, ibig sabihin tender-hearted, yung malambot na puso. Tingnan nyo ha, ang word dyan, yan, parang yan, be kind, tender-hearted, forgiving. Yung word na tender-hearted came from the Greek word esplanchenos. Ano esplanchenos? Bowels, intestine, liver, kidney. Lahat ang internal organs. Ano ibig sabihin? Kasi yung Hebrew tsaka Greek, ginagamit ito to express their feelings. Na parang, apektado baga ko. Apektado atay ko. Apektado ang aking bituka sa'yo. Ramdam ko sa lahat ng aking kaloob-looban. So, sa madalit salita, you communicate affection. You communicate the feelings. You communicate what's happening inside of you to your family. Nararamdaman mo, alam niyo bang itong malaki kong sakit? Hindi ako marunong mag-express ng aking affection. Hindi ako marunong. Para maintindihan niyo, lahat tayo we created to be, to feel. Kaya sabi nga ni David Ferguson, isang therapist, no? Licensed therapist, during 9 months before birth, a child is enveloped by human touch in the womb. From birth, we reach out for the embrace of a mother's arms. From infancy through childhood and into adulthood, the need for affection remains. Touching someone reconnects us with one another. Sobrang naghahanap tayo ng connection. Kaya nga, pag hindi natin mahanap sa pamilya, we're looking for affection from people outside that they will take advantage of us. Iisahan nila tayo. Kasi alam nila eh. O, tinan nyo si Kevin Lehman, isang psychologist. He wrote a book. Ang kanyang title ng kanyang aklat ay, Becoming the Parent God Wants You to Be. Sabi niya, affection communicates care, which is true for all ages. If you desire to develop a deep and lasting emotional bond with your family, you must show them appropriate affection. Yung tama lang. Kasi yun ang ating design eh. Sabi niya, it's not good for a man to be alone. Kaya sabi ni Adam, my bone of my bones, my flesh of my flesh. We want to be hugged. We want to be kissed. We want to be held, in our hands. Gusto natin yan. Kaya lang, tayong mga tatay, hindi natin alam yan kasi minsan yun din ang natutunan natin. Mamaya, papakaliwanan ko sa inyo. Tingnan nyo itong mga sulat na ito, ha? Para maintindihan nyo, si Josh McDowell, Dr. Josh McDowell, he was doing conferences for parents and also for the youth. And he wrote this. And he received letters from the youth. Ito yung letter. Dear Josh, I watch your show every time I can. Thank you so much for just caring. The other night, you said that most kids don't want to have sex. They just want someone to care. That is so true. I mean, I have almost fallen into the sex trap because I just wanted a man to love me. Yes, sabi niya, gusto ko lang may magmahal sa akin. No, ito naman, Dear Diary, I felt lonely tonight and I thought about the many times in my life that I have felt lonely, intense loneliness, as though I were here all alone. And I realized that I was lonely for was a daddy. So to be able to call him up when I hurt and hear him say he understands and I know he listens to me. But I never had that with my dad. Lungkot, sabi niya. And so I am lonely without that link to my past. And then I thought about the young girl who this very night will lose her virginity because she's searching for love. Her daddy's love. And I want to be able to stop her somehow and tell her that she'll never find it in another man. How my heart is wrenched when I think of this girl, when I think of myself, for my life has been one big search for my daddy's love. Pero mo sabi niya, kaya na, minsan binibigay na lang kalangkatawan sa ibang lalaki kasi wala silang nararamdaman na pagmamahal sa tatay. Now, ito pa isang malungkot. Sabi niya, Dear Josh, my name is Frank, lalaki naman, and I'm 16 years old. I was touched by your talk today. I have a father, but my parents are divorced. Yes, I still see my dad, but he treats me more like an acquaintance rather than being a father to me. Walang affection. When I was in Chicago, nag-attend ako na isang seminar. In that seminar, hinati kami into two groups. Pinaupo kami. We were divided into two groups. Pinaupo kami. One of the groups, tumayo. Sabi niya, okay, for those who are standing up, you please whisper to those who are seated the very words that you want to hear from your parents or from your father most especially. And whisper it to them as if it was their father telling them what you wish to have heard from your father. Eh, nakaupo ang ganyan. Bumulong ngayon yung isa. Naka-blindfold, ha?
Bumulong. I'm very proud of you. I love you, you know that. I thank God that you were given to me as a gift. Habang sinasabi, tululuha ako. Hindi ko narinig yun eh. Hindi ko narinig yun ang bata ako. Hindi ako marunong magsabi ng I love you. Hindi ako marunong. Tapos nung narinig ko, sabi ko, God, thank you for this Christian brethren who was just telling me that you love me because you are my real father. Ang daming anak ngayon, they're so hungry for affection. I knew that because I was one of them. Kaya nga ako hook sa pornography. Kaya ako hook sa pornography. Kaya ako hook sa barkada ng mga lukulukong magnanakaw kasama ko. Bakit? Because I was looking for people who would accept me and yung show affection. Yun ang sinasabi ng Diyos. In a Christian family, then be willing to show affection. It's no longer about us. God wants to use us to tell these people, to these young people, to everyone, son, I love you. Daughter, I love you. I love you because this is my God who was crucified on the cross just to tell us I was crucified because I want to embrace you. Nagkakaintindihan po. Yun ang sinasabi ng Diyos. If we are not to provide that affection to others, the people whom we love will find it somewhere else that will eventually destroy them. Nagkakaintindihan. Gusto nyo bang mangyari yun? Kaya kung magtataka kayo, bakit yung parents ko ganyan? Maybe ikaw rin bilang Christian anak. You tell your father. You tell your father. Show him your affection. He may not accept it for a while, but eventually, he will learn and say, bakit gantong anak ko? What made him so loving? And you can have the opportunity to say, because Jesus embraced me with this everlasting love. Amen po? Now, let's continue. Kaya sabi natin, kaya ways to show affection to your children. Just be affectionate to one another, especially to husband and wife. Express verbal affection to your kids. Demonstrate physical affection to your kids. As in, show them that Jesus loves them. So what do we need to do? Build relationship. How? Your influence is directly proportional to your relationships. By acting, affirmation, communication, time. Now, tingnan niyo pa, mayroon pa sinuturin doon. Sabi niya, humble in spirit. Look at this. To sum up, humble in spirit. Ano, yung harmonious, show affirmation. Yung sympathetic, brotherly, kind-hearted, you show affection. Now, ano itong humble in spirit? Itong word na humble in spirit is being meek or humble-minded. Ganito yan. Tayo, meron tayong tendency na parang, nung lahat tayo, sino ang mga asawa? May asawa. Gusto ko makita yung mga asawa. Good. Nung kinasal tayo, naalala nyo, tinanong sa atin, ikaw lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong asawa? Ganyan, tama? Tapos, ikaw babae, tinatanggap mo ang lalaking ito? Alam nyo mga sinasabi doon? Maraming yung kinakasal, hindi na naintindihan yun. Pag sinabi mo, opo, tinatanggap mo yung kanyang nakaraan, kasalukuyan, at maaring maging sa kinabukasan. Pamahirap yun ah. Yung iba, tanggap niya lang yung sa kasalukuyan. Yeah, wow, ang sexy niya, ang ganda. Tanggap kita. Eh, lumaki. Hindi ikaw ang babaeng pinakasalan ko? Di ba parang ganun yun eh? Hindi niya nang biglang tanggap. Eh, hindi mo naintindihan. Lahat ang tira kinakain niya. Kasi sayang to, di ba? Dati, parang kung kumain, sobra na ako, busog na ako, ganyan. Nung nagkaanak na, sayang naman to. Kinakain lahat. Nakataas pa yung paa nun. Kaya, nagbago ang pagkakataon. Pati naman yung mga lalaki. Nung tinanggap yung lalaki, ikaw, ang isip mo, wow, makisig ang katawan, matipuno. Di ba? Yung matipunong yun, ako, naging, yung maginoon dating, naging binaba, ano, naging ano siya, mahilig sa babae. Kasi maginoo eh. Pero, so, ano nangyari sa akin? So you need to learn how to to accept. Maging sa anak, minsan hindi mo you expect the child to act the way we do. No, they're different. Every one of us is different from one another. Tama? So minsan yung anak natin because they're not acting the way we are because they cannot do what we can do. Minsan, ano ka ba? Ikaw ba talaga 'yan? Nakakainis ka na. Like, we need to be humble enough to understand that we are also needing help.
Kaya nga, ang idea, you communicate acceptance. Anak, tanggap kita kung sino ka man. Ano sabi ng Bible? Accept one another than just as Christ accepted you. Kung naintindihan mo yung acceptance ni Jesus Christ sa buhay mo, then you don't need to reject your children. Minsan kasi yung mga anak natin, parang, komo hindi sila nakakakuha ng grade sa mataas, reject. Hindi. Di ba kinikwento sa inyo tungkol sa grades? Puro, kaya alam nyo, dinaya ko yung grade ko. Ginawa ko 97. Ngayon, na-realize ko, nung naging Christian ako, gusto ko naman ding bigyan ng dangal ang tatay ko. I joined in a competition. I won. Nagdala ko ng trophy. Sabi ko, Dad, for you. Ano masagot sa akin? Sa mo binili yan? Hindi na siya naniniwala. Kasi nga, dinaya ko nga. Kasi nga, hindi nga matanggap eh kung sino ako na hindi ako kapareho ng kapatid ko na magagaling, matatalino. Hindi ko sila kaparehas. You have to accept me as I am, but I will improve by God's grace. I will become better by God's grace. That is what God is telling us. Never to say, hindi ka kapareho ng kapatid mo, hindi ka kapareho ng mga kabinsan mo, hindi mo kapareho ng mga kamag-anak natin, ang gagalit nila, ikaw, grabe ka. No. Pareho lang natin sila. We need to accept them. Communicate acceptance to them because Jesus loves them too. Kaya sabi ng Bible, tinan nyo ha, learn this. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Katuloy, may nang tatanong, basta paano po yun? Yung mga parang seemingly, parang may special needs na parang hindi sila normal. Paano sila? Christian ba sila? Mapupunta sa langit? What do you think? God accepts them for who they are. Nagkakandilan, mas mapalad sila. Kasi tayo, when we sin intentionally. Sila, hindi lang naintindihan. Kaya sabi, Lord, forgive them for they do not know what they are doing. Tayo, when we sin, we know that it was wrong with what we are doing. Tama? Hello? Kaya we need Jesus to save us, to forgive us, to pay for our sins. Now, kaya always remember this. Whatever we are right now, it is only by the grace of God. Kaya learn to communicate acceptance. Acceptance. Now, listen to this. Okay, what do we need to do? Build relationship. Why? Because your influence is directly proportional to your relationships. Amen. Now, look at this. So, how to build relationship? Affirmation, communication, time. Time. Now, let's continue. Sabi niya, not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead. For you were called for their very purpose that you might inherit a blessing. Now, listen to this. In the family, we will always disappoint each other. Tama? Whether we like it or not. Hindi tayo perfect. We will disappoint our children will be disappointed with us, kasi hindi tayo perfect. Now, ang sabi ng Bible, not returning evil for evil. Huwag mong gantihan. Kung nagkamali siya, yung husband mo nagkamali, anong gagawin mo? Pero ito, halimbawa lang, what if your husband fell into immorality? Ang tendency ng mano, gusto kong makagante. Pero sa totoo lang, gusto mo, mabuo pa rin yung pamilya, tama ba? Pero hindi mo siya mapatawad. Tignan mo kayo. Kadiri ka, kadiri. Mayroon mga ganon. So, habang kadiri ka, ano ba talaga gusto mangyari? Magbuo o masira? Kaya, ito, isipin natin, tao yan, nahulog. I'm not giving excuse to the men. I'm just telling you na kung nagkamali, dapat wag mong palitan ng kasamaan, yung kasamaan. Huwag mong suklian. So, ito, naalala ko, may mama, she's getting close to an office mate. Amazing yung lalaki. Lapit sa asawa. Sweetheart, I don't wanna do this. I just want to be honest with you. I'm falling in love with this. Itong babae, buti na lang, kilala si Jesus. Biglang, okay. How can I help you? Kasi kung iba yan, gaganti mo pa sa akin ang pawan ng iya mo. Di ba? Isang ganun pa eh. Ito. How can I help you? Iyak ng iyak yung lalaki. Dinulungan siya ng babae. And he did not continue with the flirting pa lang yan. He was spared from falling into sin. Bakit? Mayroong willing to help. Yun naman ang idea ng pamilya eh. Ito mas malala. Nagkaanak na. Lumapit. Nagsisisi na ako. Nagkamali ako sa Panginoon Diyos. Nagsisisi. Ayoko na talaga. Patawarin. May anak ako sa iba. Yung babae. Isipin mo. Kung tayo yun. Ito.
Lord, tulong. Pag sabi niya, Lord, tulong, okay. Gusto mo talaga magbago? Oo. Ako magpapadala ng tustos mo doon sa anak mo para hindi na kayo makita ng babae. Para maayos ka. Naayos sila. Siyempre, masakit yun. Bawat tustos, nangyayak kayo mga bata. Pero hindi, Lord, bigyan mo ako ng pagmamahal. Bigyan mo na. Bakit ganun? May kapatawaran, pero may accountability. Ibig sabihin, may rules. Kasi, yung acquittal na ito, we need to show acquittal or forgiveness with accountability sa tao. Anong sinasabi ng Diyos ganito? Rules minus relationship equals rebellion. Tama? But relationship minus rules equals irresponsibility. Kaya nga, kung gusto mo maayos, okay, anong gagawin natin? Ako na magpapadala. Huwag ka na makipagkita sa kanya. At pasensya ka na. Ako hawak ng pera ngayon. Kasi baka gamitin mo na naman kung kani-kanino. Tama ba ako? May rules eh. Nagrebelde anak mo, tanggap kita anak, pinatatawad kita, walang problema. But pero sandali lang. Tutulungan kita, gusto mo matulungan. Kasi iba, hingin ng tawad, pero hindi naman sila willing magbago. Nakuha niya? So God is telling us, if you want to build relationship, then learn to accept, learn to acquit people who are sinning, but give accountability. Yun ang idea ng Diyos. Kasi kung walang rules, wala rin. Hindi tayo maaayos. Kaya nga, tingnan niyo sabi ng Bible, ha? So then each one of us will give an account of himself to God. Yun ang idea ng mga kasama. Ano sinasabi ng Diyos sa atin? Build relationships. So how? Tingnan niyo, bakit? Because your influence is directly proportional to your relationships. Now listen, how? Affirmation, communication, and time. What are you to communicate? Communicate affection. Communicate acceptance. Communicate what? Communicate acquittal or forgiveness with accountability. And finally, time. Ano sinasabi ng Lord? Look at this. You shall love the Lord your God with all of your heart and with all of your soul and with all of your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up. Ano napansin ninyo? How was the instruction given? Ano napansin ninyo? You instruct them while you walk, while you sit, while you rise up, while you lie down. Ano sinasabi niyan? You have intentionally giving time. You're walking with your child. You're walking, talking with them. You are sitting with them. You are as in, you are always lying together with him. Lahat yun nando doon. Para ano? So that you can affirm, you can communicate, you can give time. It's a show of love. Hindi mo matuturuan yan nang walang time. Kaya nga minsan hindi nagkakandina yan sa communication, hindi nagkakandina. Bakit? Sabi nila, may communicate, meron kaming generation gap. Walang generation gap. Kalukuhan yun. Communication gap, yes. Yes, meron generational differences. Generational gap, wala. Nabuo lang yun dahil hindi na kayo nag-uusap. Sa tagal na hindi nag-uusap, nagkaroon na ng gap. Pero kung nag-uusap kayo palagi, naintindihan nyo yung pagbabago. Nakuha ninyo? Kaya itong mga tao, itong mga bata na lang, napansin nyo ba, ang hilig sa selfie, Instagram? They want to be connected. Alam nyo bakit nilang makonnect? Gusto nilang ma-like. Gusto nilang mayroong mag-like. Kaya pag konti like, konti lang yung like. Pero pag maraming like, ang daming like! Parang sinasabi niya, gusto ko maging konektado sa marami. I want to be appreciated. I want to be given attention. And it requires time. Kaya pag ang anak natin lagi naghahanap ng likes sa Facebook, huwag mong awayin, ano ka ba, likes ka? Isip mo kagad, Lord, di ko ba siya like? Bakit siya naghahanap sa iba? Hindi ba siya kontento sa akin? Sana ko mali. Then you need time. Let me end. Si Zig Ziglar gave a conference. Nagbigay siya ng conference, parenting. And after a while, he visited one of those who attended, yung businessman. Then sabi niya, you know, Zig, thank you so much for the learnings that I had for you. You know, you don't understand. Now, you see this phone? You see this phone on my table? This phone is exclusively for my children and my wife. Sabi niya, okay, you tell me your story. It's like this. I always overwork myself. I go overtime. You know why? Sabi niya,
Because I don't want to see my children. I don't want to see I don't want to see my son. I don't want to see my daughter. I don't want to see my wife. Bakit? Kasi rebelde. Rebelde, ang haba ng buhok, ang ingay-ingay magpatutog ng gitara. I don't want to see them. So when I come home, I make sure tulugan silang lahat. When I heard you that you give priority to your children more than anything. Kasi totoo lang, hindi mo pwedeng i-delegate ang pagiging tatay eh. Hindi mo pwedeng i-delegate ang pagiging magulang, ang pagiging membro ng pamilya. Hindi mo pwedeng i-delegate yan. So, sabi niya, kaya tinawagan ko yung anak ko after listening to your talk. Ko, son. Yes, dad. Do you have free time today? Paano tagal sagot? Why, dad? I just want to invite you to go out. Do you have time? Where do you want to go? Wherever you want to go. Do you want to watch a basketball game tonight? Okay. Yung bata, ang tigas ha? Okay. So, di yun na. Sumama sila. Pagdating sa basketball, nag-cheer sila. Cheer sila. Sabay sila kung anong ginagawa ng bata. Ginagawa ng tatay. Tapos, they had time together. They had fun together. Then they talk. Habang kumakain. Sabi niya, I'm sorry, son. You see, I did not give you enough time. I've never heard of you. But I'd like to, you know, I want to compensate whatever I lost with the time that I had with you. Sabi niya, okay. Kwentuhan sila. Without knowing it, after several times, nalabas sila ng labas, kwentuhan sila ng kwentuhan, nagulat na lang siya. Pinasalan niya sa kwarto, naayos yung kwarto. Biglang luminis. At biglang nagpagupit yung bata, yung mahabang buhok, pagbawit. Tapos tinagay niya yung kidara niya. Sabi niya, anak, what happened? What transformed you? You know, dad, I was rebellious because I want your attention. And now that you're giving me the attention that I wanted, dad, I love you. Thank you for giving time to me. And you know, same thing happened to my daughter. Kala ko yung daughter ko, puro kaartihan lang, lipstick, makeup. Now, she has dreams. And her dreams are so wonderful. And you know what? Since then, our family became close. And now we're so happy. That's why I have this phone. Nobody, even if I'm in a meeting, if this phone rings, I will answer it and talk to my children and I will stop the meeting just because they're the most important people in my life. Friends, minsan malata yung panahon. Minsan we're not willing to be corrected. Thank God for families. Papakita ko lang sa inyo kung anong blessing sa family. Ito recent na nangyari sa akin. While I was preparing, I'm busy and sabi nga asawa ko, alam mo, lagi yung tinataasan mo na ako ng boses. Bakit naman tinataasan ka ng boses? Tapos sabi ng anak ko, oo nga, taas-taasan ng boses mo. Hindi na ako mimik. So isip ko, oo nga no. Ano nga ang pinag-usapan natin? Thank God for families who love us so much that they want us to improve. They want us to become better. Amen? Kaya po, ano idea? Build relationship. Because your influence is directly proportional to your relationships. Friends, how can we engage the family? How can we build relationship? Give affirmation, communication, time. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this wonderful time that you have given us. Lord, I thank you that you know every one of us in this room. And thank you, Lord God, that your desire is for us to enjoy life, to really see good days, and to really love those days, Father God, that you have stored for those who trust in you, for those who listen to you, for those who, Lord, who will not speak evil, who will not speak deceit, O God, for those who will, Lord, those who will turn from evil, for those who will, Lord, seek and pursue peace. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Habang tayo pong nakahatay, nakayuko at nakapikit, kapatid, hindi mo gagawin to kung si Jesus ay hindi rin ayos ang relationship mo kay Jesus. Alam mo bang si Jesus tanggap ka niya for who you are? Alam mo bang si Jesus willing to help you to become better because He loves you? He died for you and He rose again from the dead for you. To give you life, to give you the power to give life to give life to your family, to your work, and to wherever you are. God wants you to experience that life. Pero kung hindi pa ayos ang relasyon mo kay Jesus, you have lost your first love, you have lost your passion, you have lost your zeal for God. Kapatid, I challenge you.
If you want prayer, if you need prayer, if you want somehow to restore that love, taas mo lang kamay mo sa Panginoon. Lord, ako po yan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. I'll pray for you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for these hands. Thank you for their humility. Thank you, Lord. Pwede niyo muna ibaba. And for those who have been, maybe the Lord is talking to you, na may sinasabi sa inyo, Lord, anak, kung kinakailangan mong humingi ng tawad sa anak mo. Kinakailangan mo na huwag ka na mag-explain, basta humingi ng tawad and be willing to change. Kinakailangan mong tumawag, tumawag ka. Kung kinakailangan mong mag-set ng time na lagi mo silang kakausapin, you will have dinner together, you will speak, na wala na yung mga cellphone, wala na yung mga interruptions, kundi really having a heart-to-heart talk. Kung ikaw yun, kapatid, and the Lord speaking to you, taas mo rin kamay mo, I'll pray for you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Pari mo ng babayan. Ngayon naman, for the last challenge that I want you to do, kapatid, kung ikaw ang Christian sa pamilya, God wants you to build relationship with them so that you can influence them. If God's speaking to you and you don't know where to start and you need God's guidance, let me share this with you. Let me tell you this. And you need prayers. Say, Lord, ako po yun. I need your help. I need your wisdom. Kung ikaw yun, taas mo kamay mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pwede mo na baba. Father God, for those who raised their hands, first, for those who have been, Lord, who have not really experienced the power of your resurrection. They lost their first love to you. Father God, I pray to restore it now in the name of Jesus. Allow them, Father God, to start where they had begun. To be so in love with you, to be so in love with your word, to be humble enough to admit that they need you, O God. Thank you, Jesus. You alone are our Savior. And Father God, for those who are, Lord, Lord, who wants courage to ask for forgiveness, who wants courage to reconnect to their family, who wants courage to start all over again, I pray, Father God, to empower them right now in the name of Jesus. And Father God, for those, Father God, who wants and making a resolution to build relationship to their family, that they may influence them to you, Lord Jesus, I pray to fill them with your Holy Spirit. Fill everybody with your power, O God, in the name of Jesus. And allow us to be a living testimony of your love, of your goodness. Allow us, Father God, to be, Lord, to be your hands, to embrace our family with your love. And allow us to be your feet to reach out to them, Father God, to go to them intentionally. And Lord, allow us to speak your words of comfort, of love, acceptance. Father God, allow us to affirm. Allow us to communicate. Help us, Father God, to give time to our loved ones. Knowing, Lord, that we cannot delegate our being a father, or being a child, or being a mother to our family. Lord, thank you. Allow us to really prioritize, to engage our family for your glory and honor. Thank you, God. Build this people, this family that we represent, that we may change the course of the history of the Philippines. As you fix the family, Father God, as we cooperate with you, as we walk with you, that we may see good days that you have in store for those who believe in you. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you and good night. Connect with CCF through the following websites. Jumpstart your spiritual journey by joining a small group. We are so blessed you were able to join us today. God bless and see you next time.